Masayang tinanggap ng Indigenous People o IPS sa Tampakan sa Cotabato ang pag-apruba ng sangguniang panlalawigan sa pag-aalis ng ban sa open pit mining na naging hadlang sa paglarga ng 295 billion peso gold and copper mining project. Ang mga IPS sa Tampakan ang isa sa mga naghain ng resolusyon sa SP para amyendahan ang Environment Code. Naniniwala ang mga IP na malaki ang maitutulong ng Tampakan Copper Gold Project ng Sagittarius Mines Incorporated upang maibsan ang epekto ng COVID-19 pandemic at mapaunlad ng ekonomiya at estado ng Bland Community at mga IPS sa lalawigan ng South Cotabato. Hawak ng SMI, ang Financial Technical Assistance Agreement, sakop ang 23,000 hektaryang lupain na sakop ng mga lalawigan ng South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at Davao del Sur. Napatid na nakuha ng SMI ang kontrata sa pagmimina noong 2001 na napaso nitong 2020. Ngunit may ulat na napalawig ang kontrata noong 2016 na tatagal ng 12 taon. Si Board Member Hilario de Pedro VI ang principal na may akda ng panukala na tanggalin ang ban sa open pit mining. Sinigundahan siya ni Edgar Sambog, ang Indigenous People Mandatory Representative. Ayon kay De Pedro, makakatulong ang kikitain sa pagmimina sa pagbabayad ng trilyong halaga ng pagkakautang ng bansa. Ang Tampakan Project ay kinikilala bilang pinakamalaking underdeveloped copper gold minefield sa timog silangan ng Asia at isa sa pinakamalaki sa buong mundo. Mariing nangako ang SMI na itataguyod ang responsableng pagmimina sa Tampakan Project.